Bakit? Bakit kasi ganun? Pero, bakit kasi ganun? Hindi concerned lang ako sa dalawa. Hindi kasi... So, balik tandem na naman yung ano, Mardy at saka si Keeper. And ngayon, gumawa sila ng content uli na para naman kay ano, kay Keeper. Bali, content ni Keeper tong re-reaction na natin na magkasama sila uli. Si Mariano, si Cindy at saka si Keeper. At ngayon is magpa-prank sila. Okay? Malamang naman napanood na ng karamihan ito, pero doon sa mga hindi pa, magpiplay lang ako ng ibang part ng video nila bago tayo pupunta doon sa pang-prank nila doon sa isa nilang kasama. Okay? Bali, ang gagawin nila is jojowain or totropahin. So, tatanungin si Mariano, sasagot siya kung nang jojowain o totropahin pa. So, alam niyo naman yung mechanics nun. Ngayon, magpapakita. Kasi nakakatuwa eh. Nakakatuwa yung ginawa nilang anong to, question and answer na to. Kasi yung deliberation. Nakakatuwa kasi talagang kausap si Keeper kahit ako na natatawa ko habang pinapanood ko to. But before po ako mag-continue, ako nga po pala si ZTNC06 and welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-inform po kayo sa aking mga upcoming videos. So, punta po tayo. Balik tayo dun sa video ni Keeper. Okay, ang ating pangatlo na jojowain o totropahin mo, ha? Isa to sa mga sikat na manghuhula. Kaya ang hulaan na ito, alam niya yung pangyayari na ito. Napredict niya na mapupunta ka ng Cavite. Pero hindi natin sabihin yung address. Mapapredict mo yun yun. Mapapredict niya. Kaya huwag mong isipin yung black and black nyo, ha? Kasi napipredict niya yun eh. Ito ang isa sa sikat ng predictionable dito sa buong Pilipinas. Sige, sabihin niyo. Jojowain na to, drop. Pinapingsin niya ito yun. Napipredict kita. Gusto mo siya? Ito yung nakakatawa kay Keeper talaga. Ano? Kaya lumaki ng gusto yung channel niya kasi nga puro good vibe siya, puro kalokohan, katatawanan, mga biro niya, mga banat niya na kumbaga talagang ano eh, natural na may pagkakumidyante siya. Kaya kita mo naman yung deliberation niya. Kumbaga magsalita pa lang siya, nakakatawa na eh. Tingnan mo, tinuturo ka na niya. Dagi, tinuturo ka na niya. Umayos ka, sabi niya, agad umayos ka. So, eto. Jojowain at totropahin! Kakaiba to kasi, hindi pa ito nilalabas sa mga kung ano-anong vlog eh. Jojowain at totropahin! Suki Baldwin! Jojowain at totropahin! Suki Baldwin! Ang daming pamimilihan. Hindi naman sa inaano natin si Madam Rudy Baldwin. Ha? Alam naman natin na wholesome siya. Kumbaga, hindi siya showbiz personality. Naging nakilala lang siya dahil sa mga prediction niya. Nag-iisipan pang isali ni Keeper na sa mga jojowain o tutropahin. Talagang makulit lang siya. Asaran lang kumbaga to eh. Mayos ka! Tinuturo ka niya! Pabibiritin ka niya! Pabibiritin ka niya! Yari. Jojowain o tutropahin. Rudy Baldwin. Totropahin na lang. Kasi hindi, kasi malalaman niya pag niloko, pag alam niya, malalaman niya kasi pag niloko, pag lulokoin mo siya, napipredict niya, ay puta, lulokoin ako na ito. Yung ano, isang Mariano G, ang nanloko kay Baldwin. Ayaw mo sa kanya? Totropahin mo lang kaya, para pag may ano, may naglao ng mga gamit ko, para palagot ko lang sana kung sino yun. Ah, may dahilan, rainy ka pala to ah. Pero sayang siya. Talagang for good vibes lang yung mga ginagawa ni ano, ni Keeper. Kaya lang kasi sa last part akala mo talaga yung part na magpa-prank na sila, yung umacting na sila ng talagang actingan kumbaga, medyo makukonvince ka rin eh. So palipasin lang natin ng konti ito, tapusin natin tong kalokohan niya na to. Pala siya. Tatrabahin lang talaga. Sabagay kasi baka mamaya, 'di ba? Pag niloko ka niya, ma-re-predict. Eh, pag nilokong siya, ma-re-predict niya, di ba? Ikaw, ano masabi mo? Si, ano, kunyari, hindi kayo magkakilala ni Mariano. Nasagot niya, satisfied ka ba? Satisfied naman. Kasi kilala kong days niya gusto niya maganda. Oh, shit. Aww. Sana all maganda. Yeah. Ako, walang ganda eh. Pahagod yung tura mo eh. Okay, our next contender. Okay, itong part nito, escape na natin. Yun lang gusto nga, no? Kung baga, konting kalokohan lang nila. Ngayon, kung gusto nyo mapanood yung other parts nito, puntahan nyo na lang yung channel ni Keeper. Nandoon yung buong detalye ngayon nito. Ngayon, punta tayo doon sa part na yung, ano na, todo actinga na. Bukod doon, kailangan natin gawin. Kailangan natin matangkad.
Tapos, medyo mapungay yung mukha. Ito mo naman, ang ganda mo. Ayun ba yung mga tipo mo sa babae, yung malalaki yung puso? Ito na yung start nung prank nila. Yung mga reaction kunwari ni Cindy. Tapos si Mariano naman din i-describe niya yung ano talaga yung gusto niya sa babae, which is opposite na opposite kay Cindy. Kaya, kunwari, nagre-react ng ganun itong si Cindy na. Ito na yung start nung ano nila, acting and blues nila. Sexy, maganda, mapungay ang mata. Ayaw mo nang wala mata? Sana, yun din maging masaya. Kasi mapungay doon yung gusto mo. Sure ka sa sagot mo. Siyempre, content ng blog. Ayaw mo, tinatanong lang kita. Sure ka sa sagot mo. Sure. Ayan, nagagalit, eto na yung start, nagagalit-galita na si Cindy, paliwanag naman kunwari si Mariano na for content purposes lang ito ni Keeper. So, panalalain niya kung iti-trigger niya no, ni Cindy. Content lang to, ha? Sir, para kay Keeper, kailangan natin gawin. Kailangan natin... Di content lang naman to, wala namang ano, yung mga ganyang ano, siyempre... Ayan, sinasakyan pa kunwari ni Keeper na content lang talaga yan, hindi wala namang ano, walang personalan, kumbaga sumasabay na kunwari si Keeper. Pinag-usapan nila yan pero hindi na sila nagkaroon ng time na ipaliwanag pa sa vlog na to kasi kasama rin nila yung vlog nila. Tsaka maliit lang yung lugar. Ikaw pa rin yung maan niya, pero siyempre content lang to. Siyempre, kaya tayo rin pa rin pa. Content nga, pero nagiging iba na yung dating. Siyempre, si Kuya Keeper single, magkaibang kasi ito. May jowa ka. So, hindi mo ba naisip na nararamdaman ko? Sabi ko sa'yo yung gusto ko sa Rene J. Masaya ka? Hindi ko yung tinatanong ko lang siya. Sabi lang sa ko. Ito na. Papapasok na dyan yung taong pinaprank nila maya. Kaya lang tinatanong kita kung seryoso ko sa sagot mo. Siyempre daw, seryoso. Siyempre. Legit to? Para sa content, para sa mga... Tamang ano pa, tamang kunwari walang alam si Keeper. Legit to? Kanyari pa ano siya. Patakataka tanong pa siya kunwari wala siyang kaalam-alam. Nung unang ano ko to, nung hindi ko pa nabasa yung title. Ano kasi, kung hindi mo makikita yung title nitong video na to, iisipin mo parang totoo talaga. Iisipin mo. Sa actingan nila na to eh. Kung hindi ganun ito yung title nila, suspense to, matatangay talaga kayo. Nakababay kasi yung mga sinip. So sana kahit magpaka-plastic? Legit ba to? Gusto mo man magpaka-plastic, sir. Wait, no. Pwede bang ipuso na? Ayan, pumasok na. Ito kung pinaprank nila. Ito na, yan na yung nag-wait, yan na yun. Todo. Hindi ko. Content lang nga yun. Content lang naman yun. Wala naman ako muli. Wala mo kami. Eh kasi nagpa-content kami, boss. Papapatanggal mo yung ano. Ayan, kasi nga, buong akala ni Kimpoy Mendoza, totoo na to. Siya yung binibiktima nila na ipaprank si Kimpoy Mendoza. Kasi kasama nilang pumunta dyan sa lugar na yan. Hindi, naiintindihan mo ako yan. Hindi, lagay mo dyan yung camera. Ba't nagtaga? Lagay mo rito. Hindi. Ano lang naman. Ito, content lang naman. Ito, pinag-usapan naman namin kanina kung ano yung mangyayari. Bigla lang ano, si Cindy na gagawin nga yung ano, sitwasyon mo. Pero ano, sa tangas nito yung ako binanggar. Katulad na nag-aaway, no? Dapat tinitigilan mo na yun. Hindi, inaaway. Kasi nag-aaway na nga naman. Dapat tinitigilan na. Eh, siyempre, kunwari itong si Keeper, ayaw niyang patigil dahil nga nag-usap naman sila eh. For content lang ito eh. Ayaw niya nang ipatigil yung recording ng ano ng video. Kumbaga tuloy pa rin yung camera. Hey, kung may-ari ng content, dapat tinitigil. Hindi, inawat ko naman, boss. Pero... Hindi, huwag mo hanggang nila nakatapad yung camera sa nag-aaway sila. Hindi naman sila nag-aaway pa talaga kayo. Legit ba yan? Bitawan mo muna. Madalas nangyayari yun. Ano ba nangyayari? Okay, madalas na nangyayari. Parang medyo alarming yun. May mga ganun. Eh, kasi nga, akala ni Kimpoy, totoo na. So, success siya sa mga iba pang nangyayari sa dalawang to. Para masabi niya madalas nangyayari to. Eh, baka may gap na kayo, kaya ganun yun? Sa content kasi yun. Problem ang content. Hindi, wala sa content yung boss. Kasi nag-uusap lang naman about dun sa... Kasi mag-jowa. Tatawanan ko nga ako. Hindi, kasi content lang naman yun. May mga jowa nga, di ba? May mga yung kailangan po, yung mag-jowa yun. Ginawa yung content na yun. Ayun, nasisina pati yung kinontent kasi mag-jowa yun. Ay, medyo ano talaga. Kung baga sila, drama, yung kay Kimpoy, medyo totoo na yung mga sinasabi. Although, kasi may ano, concern lang siya siyempre sa dalawa dahil saksi, isa siya sa mga saksi na kung paano nag-grow yung dalawa. Kaya gano'n lang. At saka bilang, kumbaga, inaano siya eh. Sa kanya parang nire-respeto siya. Tumatayo siyang parang mga kuya ng dalawa. So,
meron siyang ano, responsibility na ano yun, panindigan yung pagiging kuya niya sa dalawa. So pag mga ganitong sitwasyon talaga, kahit naman sino, babat-in na pag ganito na yung paormahan, kung ganito na yung mga usapan, kung hindi na nagkakasundo yung dalawa. Hindi, boss, kasi ano eh, naka-content kami. Paano yung content? Hindi nasira na lang din yung content. Kasi kasi ako sa mga reactor nila, kapag may nakapansin ako mali, pinupuna ko talaga. Kasi syempre, mahirap pa-touch. Ang ano lang kasi sa akin yun, boss, nakakabastos lang. Bigla mong papaalis yung camera. Syempre, nagko-content kami. Hindi ko naman din ginusto yung sitwasyon na nangyari. Hindi, kasi kapag nag-aaway, dapat tinitigil na agad. Silang dalawa na ni Mariano, which is ito talaga yung intention. Magsagutan si Mar- si ano, si Keeper at saka si Kimpoy. Kasi nga pinaprang nila, gusto nilang mangyari, magalit si Keeper kay Kimpoy. So, yun yung purpose ngayon. Silang dalawa na ngayon nagtatalo. Tapos pag nakita ng mga viewers, di ba ganun? Di ba lang kasi yung dating kasi sa akin, boss, kaya... Tingnan niyo yung ano, yung itsura ni Kimpoy. Talagang ano siya, concern na naku, ito na naman, magulo na naman. Tapos na napibidyohan pa. So, siyempre, iisipin niya, may possibility ng i-air to. Kumbaga. Tapos may mga issue pa na yung dinaayos, mga imbasher. Tapos madadagdagan. Ayan, may mga issue pang dinaayos. Ano, ang daming inamin dito ni Kimpoy. Buwang siya yung magpapaliwanag ngayon ito kapag nag-live siya. Alam nga yan. Ang daming pinaamin na hindi sinasadya to. Ano naman, dapat nire-resolve ba natin yung problema? Legit, no? Bakit? Ano man nangyari? Ano man nangyari? Kasi kung wala akong paano, hindi naman nga naman. Hindi ako papasok dito para pakilaman. Actually, kalmadong nag-explain si, ano, si Kimpoy. Gusto niya kasi maayos. Gusto niya paliwanagan dito si Keeper. Yeah, alam naman nga, siyempre, dahil nga prank, so kailangan yung acting is tuloy-tuloy. Diba? Nga hindi nila sinasabing it's a prank. May concern lang ako bilang kuya nila. Sensya na, boss. Pero sa akin, content lang talaga yun. Wala akong ibang gustong gawin doon, kundi yung content na yun. Kasi tapos biglang, parang nasira. Ang pangit ang dating. Parang nasira kasi. Hindi, sabihan mo na lang sa kanya din sa ano mo. Kasi yung pangit kasi nandating. Dapat ang ganyan. Video yun, boss. Pinaistop ko nga kanina eh. Pangit yan. Ayusin mo yan, no? Ayusin mo yan, no? Okay. No, sabihan mo na lang siya kasi wala. Ang pangit ang dati. Wala. So ito, aaminin na nasasabihan ng last Kimpoy na yun sa prank na. Tingnan nyo yung reaction ni Kimpoy sa taas nung sinabi nila. Kasi ganun. Hindi concerned lang sa dalawa. Hindi kasi ang pangit eh. Okay lang muna. Sorry, hindi ko mapigilan ang matawa. Kung titingin, pakinggan nyo yung boses ni ano ni Kimpoy talaga. Kung buong kalamnan niya nanginginig. Kasi... kahit pa paano, kilala niya si Keeper na medyo may pagkakalokohan to sa katawan. Kaya nga siya nasampal ni Kiko Matos, di ba? At mukhang hindi sana si Kimpoy sa mga ganitong tema ng usapan. Sana, kuya! Diba? Okay naman yun eh! Ayaw ko yun naman namin! Isa prank! Hindi nga, seryoso? Isa prank! Pasimono! Pasimono! Tsaka sa Vicente! Okay. Iba talaga, iba din talaga yung ano niya, yung care niya dito sa dalawa, yung sa mag-partner. Nakikita ko yun, Johnny. Ngayon sasabihin niya ba yan? Talaga ba, guys? Hindi nga seryoso ba? Oo, kaya. Kasi parang seryoso na si Cindy. Ganyan, kinakabahan nga ako. Suntukin ako ng mga manasakin mong braso. Pag sinuntok mo ako, boundary talaga. Prank lang yung boss. Shout out mo muna yung mga natin dyan, no? Kasi siya nag-unless. Hindi, nanginginig pa ako. Ano kung totoo ba ito, guys? Sinag-toy. Oh, gagawin, kinakabahan na ako. Guys, isa prank lang yun, ha? Sabihin mo muna, isa prank lang yun. Joke lang, guys. So, yan lang yung ano mga reaction ko sa video. Ano, talaga namang na-prank talaga nila. Talagang genuine. Ang daming mga hindi... Maraming mga nasabi si Kimpoy na dapat hindi niya masabi. Nasabi niya tuloy. Bali, mapapanggit dyan. Ang engaged na rin sila. So, kung gusto niyo mapanood yung video, panoorin niyo yun dun sa channel ni Keeper Vlog. Keeper Official Vlog. So, hanggang dun na lang po. At I hope you enjoy my reaction. And thank you very much.